natin, especially we are about to have a new year. So we will extend our congratulatory message to our Filipino people na we pray that the new year will bring peace and prosperous in the country and in the Bangsamoro people. So we are about to end the 2020, in which for us ay parang first budget for under the BAA na na-utilize namin, because although almost we are in 2 years in the government services, but we consider the 2019 as just we supervise the implementation of the program, because it was a ARMM approved budget by the national. Ang ginawa namin, ini-supervise na lang. Pero dito sa 2020, despite na meron tayong challenge nitong COVID-19, na 2020 ay medyo mahabal yung movement natin, dahil sa March pa lang nag-umpisa na yung COVID-19. So almost entire the year ay 9 months naranas tayo ng mahirap na movement. Sometimes hindi tayo pinapasok sa mga municipality dahil doon sa restrictive, kailangan masunod yung COVID-19 protocol na kailangan i-consider natin. So despite of that, we are proud to inform the Filipino people and the Bangsamoro people na at least kahit papano nag-increase din ng productivity ng rice production in the region based on the report of PSA in this year ay nag-increase daw yung productivity ng region, and including the fisheries nag-increase din especially in the island provinces. So this is something we proud of despite of this pandemic, na nagkaroon tayo ng increase of productivity ng agriculture sa region and fisheries. So we have the budget na hindi umabot ng 1 billion. Actually 986 million lang ang na-approve na budget natin 2020. With the complementary ng galing sa national, we satisfied naman doon sa pag-implement ng programa. So meron din hindi natin na-implement, but we able to obligated. So ma-implement pa rin natin by 2021. So ang expectation namin, lalong mag-increase ng programa ng MAFAR next 2021. The reason ay ni-increase din ang pag-approve ng budget ng MAFAR from 986 million to 1.5 billion. So malaking ano 'yon. At in addition to that, meron din budget ng mga parliament na inidaan sa MAFAR na almost 400 million. So all in all, we can implement programs and project next year na almost 2 billion. So malaking bagay 'yon na budget na upang i-increase na natin yung lalo yung programa at project in the 5 provinces na inooperata ng MAFAR, and including Cotabato City and 63 barangays. So by 2021, we will expect that our target na mga beneficiaries medyo madami compared to 2022.
So ito yung i-expected namin na makabenefit from us by 2021. So we do hope na this coming 2021 year, year 2021, mm-hmm. ay lalong mapasaya natin ang naghihirap na farmers and fisher folks dahil matutulungan sila at it is a beginning. I think we do hope na it's a beginning ng kanilang pag-angat ng kanilang livelihood in farming and fishing activities, and including the agrarian reform beneficiaries. So, yun, malaking bagay yun na masasabi namin na we will come to them to with the support from the technical side, capacity ng mga farmers with the new technology na and national government really pushing introducing the new technologies to the farmers and fisher folks. Yes, sir. Out of also build your budget by next year 2021. So, sir, including yung sa 400 million na budget kami ng parliament. So, saan yung pinakamalaking budget o saan yung pinakamalaking pondo na ibibigay ng BAPA? Sa fisheries o sa agriculture? Actually, in terms to the agriculture, ito naman yung foundation ng livelihood natin. We a lot, I think, two-thirds of our budget for the agriculture. Mm-hmm. Mas marami. Because farmers natin, really, they need to be supported this time because kailangan nila makasay. Ang challenge sa mga farmers in the region, karamihan sa kanila ay traditional farmers na hindi pa nakaka-start, kumbaka parang wala silang kapital. So if we give them chance na magroon ng kapital, baka sa ganun makaka-start. And the next year, baka hindi na nila kailangan tulungan for the some extent because naka-start na sila. Ito yung pinakadali sa amin. Yes, sir. Ako, sir, napakalawa ng ipag ng barang, sir. So, napakalawa talaga. So, ano yung sarangapit sa mga farmers natin, sir? Nagdaya na sa mga kanina, mga personal man. So, iba natin, nilalapang sa lahat sa bot sa patalay, gano'n ba? So, yung ating malitin kapag naman, sir, ang dalawa yung matipag grupo yung parang tumulong. Parang maalala sila, kung napigil na sa bot sa doon sa palay, sa palay, sa doon sa mga cross. So, anong mga halin sa mga matipag grupo natin, sir? Meron kami sapat na staff na specialize on certain commodities. For example, in palay, meron tayong na-train na mga staff from the UP Riman na talagang may sapat na knowledge to monitor quality seeds and other commodities na they can train the farmers. And they can guide the farmers into yung tama na pag-anim ng palay in their farming. So, nasubukan na natin yan. Actually, this year, nag-pilot po tayo ng area of experiment doon sa iba't ibang klase ng variety ng seed na palay. So, ano yung fit on that area? Ano yung dapat i-consider ng mga farmer in next cropping? So, we believe na next year, implement na lang yung ano yung result ng study na na-pilot natin doon sa mga area, different area. Imagine na, we tested three areas in sa Bulbul, sa UP, and then dyan sa FMS Box. So, magkakaibang area, tinistingan natin ano ba ang variety na palay doon sa area. And even in Marawi, Lanao del Sur. So, definitely, next year, ang gamitin natin ng mga variety ay itong suitable to the area according to our research division. Yes, sir. That's right, sir. We heard, sir, mas marami ang retiado ngayon sa MAPA compared sa previous na concept na yung agriculture. Mm-hmm. So, yung mga concept, yung mga retiado, sir, mag-end ka lang ito, December 21. Yung mga extended, yes, sir. Yung mga extended sa regional level and provincial level, I think wala na kaming problema. Hindi na namin kailangan sila extend dahil we able to hire the same position at the same expertise. Pero sa municipal level, mga technician lang ang nakain namin. So, therefore, we have to ask extension of itong municipal agriculture officer, municipal agrarian officer, para ma-maintain natin yung collaboration ng province with the municipal level. So, may partner po tayo directly in the municipal level. So, yun ang in-purpose namin na we still need the municipal officers to be extended para hindi makulang yung staff ng MAFAR in the municipal level. Sa Vice Event po kami ng Simagong itong pinapangalan po. Ang katanungan ko po is, gaano po katotoo yung hakahakan na may virus naman pong parating dito sa ating bayan? At kung sasakali po na meron pong virus na parating dito sa ating bayan, nakahanda po ba ang VARM o Ministry ng VARM na matulungan po ang mamayang gaya po nung dati ng ECQ? Mabalik po tayo ng ECQ? Well, sa news na yan, at least kinoconfirm ng many Department of Health, hindi po tayo makapagabi, totoo, hindi totoo. Sila na yung magkoconfirm. Regarding how we ready to respond the need of our farmers, we are always ready. Na we have the previous experience. Ngayon alam na natin anong gagawin. Parang nung March, shock tayo na anong gagawin with the farmers. At mga farmers parang hindi alam paano i-deal with situation na gano'n. So ngayon may experience na tayo, mga local government, may experience na sila. I don't think na yung mga local government, papayaan na nila yung municipality nila na magbagsak ng economy. So tayo naman dito sa MAFAR, since na may experience na tayo, wag kami deal sa situation na gano'n. I think hindi na tayo mahirapan this time. Kahit ano pa ang darating, handa po tayo. At ipag meron tayong the farm, allotted the fund for that emergency, kung ano naman darating na situation dahil sa COVID-19 ay nag-allot naman sila fund na. We can access immediately. Halimbawa sa MAFAR, we can request, in addition to approval namin, the under the
emergency situation. Meron naman talaga ipamigay ang Office of the Chief Minister. So, I think maglating pa rin na makakatulong to at least anong challenge na darating. Ay pag we believe na hindi pa rin umalis yung COVID-19. So, we are still on the situation na ina-addressan natin yung pangalangan ng mga pharmacy support. Okay. So, ikamos ang pangalaman dito sa area of responsibility ng PAR dito po banda sa may Sarangani province. So, yung mga member po na ngayon ay Lepora PAR na doon area. So, paano po yung nasusustain yung mga agrikultura na pinamibigin mo sa kanila? Patuloy, sa case na yan, under naman sa Office of Chief Minister na meron silang ano, agency or tatawag na yung Bansamor outside the territory of the PAR na ina-allot na PAR kanya. So, ang ino-operate namin yung area of responsibility natin na tulungan yung community. Outside ng PAR, may responsible ang office yan under the Chief Minister office. So, I think meron din tulong sa kanila how can they sustain and based on the agreement na ang BOL, yung community, Bansamor community outside the PAR, pwede pa rin na the PAR extend the help and assistance para sa nila. So, may protocol dyan na agreed between the national government and PAR paano matulungan yung mga tao outside the PAR. So, alam niyo kung nasa siya kanina sa labasan, kadami namin bigas ng staff at yung mga trapo. So, ilang araw na lang po patapos na po itong 2020. So, makaya mo po na may distribute ng pre-release lahat ng Actually, yung mga machineries kanina yung pisanan namin. Actually, napamigay na yan. Ilang nakuha kanina dahil kailangan na pala nila i-process paano matransfer po sa kanila. Nabigay na. Yung sabi mo na bigas-bigas yan, right? Seeds. 56,000 seeds na hybrid and limutang isa. So, kanina, under yan sa RSAP. So, kanina, we have the ceremony turnover with the farmers. Witnessed by the national government, noticed na Yusik Gamsaming, ang patuhan ng nag-witness kanina, afternoon. Siguro, muti nila maabutan. Yeah, so, nag-ano na kami, ceremony. Then, after this, i-transfer na sa mga farmers ready to plant. So, maabutan pa rin. Wala na problema kasi ready to transfer from now on and hanggang ano. So, alaw pa man na first week of January na i-tali na nila yung mga seeds na yan. So, misa na lang po sa ating bar, sa nagawang mga pamahagin, mga despite of the pandemic, ay maroon kayo ng pamahagin, like mga bigas, mga pinakailangan ng mga bansa mo na pang-awar or is it need. So, maliba pa doon, may mga cash assistance pa kayo sa iba't pamahagin ng mga lang. So, ngayong New Year po, sa pagbabagong taon na po ito, ano po naman yung asa natin? Kung sakaling, ma-extend po itong BTA at magiging mapayapa natin na pag-extend ito sa BTA? Well, itong extension ng BTA ay issue po ito ng timeline ng government. Upang makakos yung delivery na agreed between the government, national government and MILE. Mm-hmm. So through the extension of BDA, ang calculation nila matatapos ng MILE yung commitment na decommissioning. Mm-hmm. And then at the same time, matatapos pa rin ng national government yung commitment nila sa mga na decommissioning. Mm-hmm. At the same time, kailangan pa rin ang extension dahil mm-hmm. marami pa yung mga institusyon na dapat establish mm-hmm. under the BDA. So marami pa talaga ang trabaho na kailangan. Mm-hmm. So we in the MAFAR, patuloy yung pag-institutionalize ng MAFAR. In fact, we continue hiring the staff mm-hmm. especially sa level ng mga municipalities yes. na almost 500 staff mm-hmm. na kailangan namin i-hire sa level lang mm-hmm. ng municipal government mm-hmm. yung kailangan namin. So, I don't know, we can finish that during the 2021 yung hiring of 500 staff na sa municipal level. Ang natapos na namin sa level ng region and municipal province. So, medyo wala kami problema mm-hmm. sa level ng province. So, we expect na kapag ma-hire yan, mm-hmm. maging normal na ang operation ng Ministry of Agriculture, Fisheries mm-hmm. and Agrarian Reform. Mm-hmm. Yeah, so thank you, Happy New Year, what, and hopefully the people in the country will celebrate, they can celebrate with the happiness itong New Year na bagong taon na darating. So thank you very much for having a time to inform the people ano yung nakaw namin as government agency under the Bangsamoro Regional Government in Muslim Mindanao. Thank you very much. Maraming salamat po, Mr. Alamak. Yes, meron pong ano, pang-agency, siguro kailangan hindi yung ano, pang-agency.